Terrence Jean Duaney, sobrang naging prangka sa Final Fight Conference kay Naoya Inoue. May matinding banta kay Inoue. Inoue, umaming nababahala na dahil sa laki ni Duaney, kaya gusto niya talagang pabagsakin ito. Ibabagi ko lamang mga kwento nilalaman ng mga balita ito. Kaya tara, kwentuhan na! Sa wakas, dumating na rin ang pagkakataon na nag-cross na rin ang landas nila ni Duaney at ni Inoue. Kung noon ay pinicture lang niya ang idol niya noon na may laban. Pero sa ngayon, siya na mismo ang karibal ng kanyang iniidolo. Pero naging kalmado man si Duaney sa fight conference. Pero may matinding banta naman kay Inoue at sinabi niya na pumunta siya sa Japan para gagawa ng kasaysayan. Ay isa sa mga dahilan ayon kay Duaney. Pagkat siya ay nagpupursige ngayon ay dahil gusto niya na makuha ang isang titulo na nawakan na niya noon. Sa kanyang tatlong mga nakaraan ng mga laban sa Japan ay hindi siya masyadong motivated dahil syempre hindi na ito mga world title fights pero iba niyo raw ngayon mga kwento dahil sobrang motivated na niya. Ang kinakailangan lang niya ay ang ipagpapatuloy na maniniwala sa kanyang sarili na kaya niyang talunin itong si Inoue at kinakailangan talaga na iukit niya sa kanyang isipan na siya ang boksingero na mas karapat dapat na maging world champion na hawak ang apat na mga korona sa super bantamweight division. Sa mga naging pahayag ni Duaney ay bumalati naman itong si Inoue at sinabi niya na sobrang proud niya nung dumating sa kanya ang pagkakataon na dedepensa niya ang kanyang apat na mga korona. Yung gusto lang ni Inoue na mangyari ang gusto niyang gagawin pagdating sa laban. Ayon pa sa kanya, marami man ang nagsasabi na itong si Duaney ay mahina ito dahil may edad na pero para kay Inoue ay hindi isang madaling laban ito. Naku ah, iba rin itong si Inoue ah. Ayon pa kay Inoue, tingnan na lang daw natin ang katawan ni Duaney na nasa magandang kondisyon at talagang malaki ang katawan ni Duaney dahil kaya niyang magpalaki o madagdagan ng ilang mga kilo pagkatapos ng weigh-in. Kaya dahil malaki pala itong si Duaney, ang nasabi na lang niya ay mas lalo siyang ginaganaan na pababagsakin niya ito. Pero ganun pa man, inamin ni Inoue na kahit anuman na maging takbo ng laban na ganda na siya, ay panalo niya ang laban by knockout o kahit pa sa desisyon. Binalikan naman ni Inoue mga kwento ang pagkakataon na siya ay pinabagsak ni Luis Neri sa unang round. At sinabi niya na hindi niya inakala na bigla na lang siyang babagsak sa suntok na yun. Pero ang round na yun mga kwento ay mas nabigay sa kanya ng dagdag lakas at mas lalo pa siyang nag-aalab sa laban. Kaya naman ayun, ganun na lang daw ang parusa na natanggap ni Neri sa kanya. Sa darating naman na laban nila ni Duaney, nagtanong si Inoue sa kanyang tatay kung nga ba ang gusto niya maging resulta sa laban. Ayon sa kanyang tatay na si Shingo Inoue ay hindi katanggap-tanggap daw kung ang laban ay ipapaabot pa ito ng desisyon. Kaya mas lalong nananabik na ang mga boxing fans sa target na panalapa ng haliman ng Japan sa dayuhang binansagan na The Power. Mga kakwento, ayon kay Babarum na promoter ni Naoya, sa kakayahan ni Duaney ay hanga siya na tatlong sunod-sunod ng mga laban sa Japan ay napagtagumpayan niya at ang resulta ay knockout pa. Kaya abangan lang daw ng lahat ang paparating na salpukan nila DJ Duaney at Inoue Naoya. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan na lang. Subscribe at click na rin sa bell button. Pero bago tayo matarapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Simple Siya to Keep, kay kakwentong Rock and Rock, kay kakwentong Angelo, at kakwentong nanunod niyang shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan niyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.